Welcome back to my channel, guys. Sa mga bago, mag-subscribe na kayo or mag-follow na para sa mga more videos. Bago tayo magsimula, alam ba kung anong difference ito at ito? Okay, so anong breed ito at anong breed ito? Hulaan mo na? Okay, mag-subscribe ka na at pag-uusapan natin ang difference ng dalawang breed na yan. Okay, so tama ka. Ito ang Japanese Spitz at ito ang Pomeranian. Okay, most of the time may mga nagtataka kung anong difference ng dalawang to. And basically, makikita mo na yung difference ng dalawang to. Una-una, syempre, sa kulay. Lagi niyong pakatandaan na ang Japanese Spitz ay kulay puti lamang siya. Wala siyang orange, wala siyang brown or anything. Pasensya na. Maingay sila. Yun. So, akala kasi lahat na yung tawag ko. So, yun. Puti lang ang Japanese Spitz. Dito mo palang makikita ang difference ng dalawang to. So, ayusin ko lang. So, yan, Japanese Spitz ay white lamang. Ang Pomeranian ay maraming kulay yan. Actually, sila ang pinakamaraming mixed color combination sa buong mundo. Okay? Kung may makikita man kayong puting Pomeranian at puting itong Japanese Spitz, makita niyo yung difference. Yan. Oh, ngayon, alam niyo na yung kulay. Alam niyo ba ang difference ng kanilang laki? Diba? Maaring sabihin lang pure yung dalawang yan. Pero kung nakita nyo na both is may malaking difference, abay magkakana kayo. Kasi ang Japanese Spitz ay yan. At ang Pomeranian ay yan. So, sa nakikita nyo, ang laki ng diferensya nilang dalawa. Ang Pom ay nasa 4 kilos lamang, pinakamabigat nila. At ang Japanese Spitz na sa 11, going 12 na siya. Sa tangkad naman, maaaring sabihin natin maliit yung pom, pero mabigat. Kasi may ganun yun, masiksik. So, sa Pomeranian, tangkad nila hindi lalampas sa isang ruler. Yun ang nakalagay sa AKC. Pero syempre, meron, ito yung standard ng mga pang-show na sa ibang bansa. Pero para sa akin, ang pinagbabasihan ko is yung tangkad ng 1.5 liters. Yan. Kung mas matangkad doon, I sometimes mag-isip na ako. Ang Japanese Spitz ay nasa 1 and 1 ruler or 1 and 1 half ruler. Yan, nasa 6 to 7 inches. Ito ay nasa 12 to 15 inches. Yan. Pero since nga ito ay standard ng international breeds, isipin mo na medyo may laki ng onte. Ng onte lang naman ang difference ito. So, sa nguso ng Japanese Spitz, makita mo is very pointy siya. Pointy is parang triangle. Ganun, pa-cone. Pa-cone siya, pa-ganyan. While sa Pom is medyo nagpa-ganyan siya ng onte. Yan. Nagpa-ganyan siya ng onte. And then, ang Pom is medyo mas maliit yung snout niya. So, may mga Pom na mahaba ang nguso pero hindi dapat siya pointy. Always remember that. Okay? So, sa tenga ng Japanese Spitz, sa nakikita nyo rito, there. Sa nakita nyo rito ay pa-point yung kanyang ears. At sa mga Pom ay para siyang ears ni Mickey Mouse. Ganun. So, para Mickey Mouse ears ang hanapin niya sa Poms. Okay, last but not the least, ang kanilang fur. Okay? Sa Japanese Spitz, meron silang parang mane-like. Dito. Papansin mo yun sa Japanese Spitz. Kung ikaw may Japanese Spitz, pansinin mo yun. Meron siyang paganto. Parang nagpa-V na ganyan. Mula sa neck niya. Yun. Yun ang distinctive feature ng Japanese Spitz. Samantala sa Pom, ay puro buhok na yan. Mula mukha hanggang ano pa, hanggang sa buong katawan. Buhok na yan. Puro fur niya na yan. Wala hibo. So, yun. Yun ang aking may share sa inyo. At hopefully nakatulong ito sa inyo.